Rich. Ito po ang inyong lingkod na naghatid sa inyo ng mga bagay-bagay, mga idea o pamamaraan na makabuluhan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tamang dosage at ang tamang pag-apply ng mga additives o mga fertilizer para sa ating pond para ma-attain natin ang tamang environment para sa ating alagang mga hito or mga isda, especially hito. Umpisa natin sa lime or apog, ang pag-a-apply ng apog. Ano ba yung tamang dosage niya? Take note guys na mag-a-apply lang po tayo ng apog kapag mataas ang acidity level ng ating lupa at tubig. Usually nangyayari ito kapag masyado nang matagal ang pond natin at masyado nang gamit na masyado nang matagal na hindi natin na-treat. So, delikado po yan guys para sa mga bagong alaga natin, lalo-lalo na sa mga fingerlings. Ang sobrang baba ng survival kapag hindi natin naalagaan or na-maintain yung pH value ng ating pond. Lagi lang po natin i-check ang pH value ng ating lupa at tubig para malaman natin kung dapat ba nating lagyan ng lime or apog or hindi na. Take note din mga ka-Rich kung na yung dosage ng lime ay laging nakadepende sa acidity level ng ating lupa. Paki-take down notes na lang guys kasi may mga guidance tayo dito ng sasabihin. Baka makalimutan nyo o hindi naman kaya paki-rewind nyo na lang or playback ng video na to. So kapag nasa 6.5 to 7.0 yung pH value natin ay hindi na po dapat tayo maglagay ng lime. Not necessarily kasi magastos lang yan. Basta nasa tamang pH value lang naman, wala na dapat tayong ipag-alala. Kapag ang pH value is between 6.0 to 6.5, so it means medyo may pagka-acidic na po yan. So yung dosage na kakailanganin natin sa lime or apog is nasa 100 grams. Take note guys ha, 100 grams per square meter. Sa pH value na 5.0 to 6.0, we need at least 120 grams per square meter. Yan lang po yung tandaan nyo guys. So sa 6.0 to 6.5, 100 grams, 5.0 to 6.0, 120 grams. O kapag masyado namang mataas ang acidity level ng ating pond, let's say nasa 4.0 to 5.0 yung pH value natin, it means na masyadong acidic po yan. So kakailanganin na po natin ng 200 grams per square meter. So paki-rewind na lang guys. Para makuha nyo ng gusto dahil magpo-proceed na tayo sa fertilizer dosage. Unahin natin mga ka-Rich sa chicken manure. Take note guys, hindi pwedeng sumubra or magkulang. Kasi pag sumubra kasi masama na po yan. O magkulang, hindi natin ma-attain yung tamang environment natin para sa ating mga maliliit na mga fingerlings. So kapag gumamit tayo ng chicken manure, dapat ay nasa 4.8 kilograms per 100 square meter. Take note guys, per 100 square meter po ito ha. 4.8 kilograms ng chicken manure per 100 square meter. At sa dumi ng baboy ay dapat nasa 6 kilos per 100 square meter. 6 kilos guys. So it means na 600 grams per 6 grams per square meter. Tama? O tama, 6 grams per square meter or 6 kilos per 100 square meter. Sa dumi ng kambing naman mga ka-Rich ay dapat nasa 4.4 kilograms per 100 square meter. So kapag pinili natin yung kambing, medyo rare to kasi mahirapan tayo magkulit niyan. So ang pinakamabilis yung manok tsaka baboy kasi maramihan yung dumi ng baboy kahit nag-iisa lang yan eh. Pero yung kambing medyo mahirapan tayo dyan. So depende na lang sa accessible, kung anong accessible sa inyo.
So, yun na lang yung piliin nyo. Ito yung dosage lang yung sinasabi ko dito, ah. So, para sa kambing, 4.4 kilograms per 100 square meter. At kapag pinili naman natin yung kalabaw, ito, medyo madali itong kolektahin, ay nasa dapat 5 kilograms per 100 square meter. So, kapag pinili natin yung mga chemical fertilizer, like, for example, urea, mga triple 14, ganyan, magpo-focus lang tayo sa ginagamit ko. Yung ayokong sabihin sa inyo yung ibang mga fertilizer kasi nga hindi ko kabisado, dito na lang ako sa nakasanayan o sa napag-aralan ko. So, sa chemical fertilizer, mga karits, ang kakailanganin po natin ay dalawang uri ng fertilizer. Hindi lang po yan isa para maging balanse. Hindi po pwede isa. Kailangan natin ng dalawang kombinasyon ng chemical fertilizer para maging balanse ang lahat. Gumamit tayo ng urea at saka super phosphate. So, sa urea, i-combine natin yan sa super phosphate kasi yung urea parang nitrogen lang yan eh. So, i-combine natin po yan sa super phosphate. Pero kung pumili kayo ng mga, let's say, triple 14, parang yung triple 14 kasi parang kumpleto na yan eh. Pero hindi ko alam yung dosage. So, i-discuss ko sa inyo yung nalalaman ko lang. Yung ginagamit ko na epektibo, epektibo talaga. So, sa urea, 1 grams of urea, magdadagdag lang tayo ng 2.5 grams of superphosphate per 1 square meter po yan. Ganun lang ka baba ng ano ng chemical fertilizer yung magagastos natin. Ganun lang kaliit. So, 1 grams of urea and 2.5 grams of superphosphate per square meter. Per square meter, guys, hindi siya per 100, per 1 square meter lang siya. So, kung i-calculate natin ito sa 100, so it means mag 100 grams ng urea, dadagdagan lang natin, ihalo natin sa 250 grams of superphosphate. So, wala pang kalahating kilo yan, guys. Nasa 350 lang yung magagastos natin per 100 square meter. So, yung pag-a-apply niyan, guys, dapat once a week yung application ng mga ng chemical fertilizer natin. Now, let's proceed sa tamang pag-a-apply ng mga ito. So, ano ba? Meron dyan nag-a-apply na hindi tama. Maraming mga tao nakikita ko na yung application nila parang hindi siya akma or hindi siya suggested. O hindi siya practical na pag-a-apply. So, i-discuss natin kung ano dapat yung tamang pag-apply niyan. So, natapos na natin yung dosage. So, yung ano na lang, yung last ay kung paano natin i-apply ng tama. So, unahin natin yung lime. Ano ba dapat yung pag-apply ng lime o ng apog? Dapat mag-apply tayo, wala pong tubig dyan. Okay, dapat naka-dry yung pan natin. Tapos, lalagyan natin yan ng lime habang nakabilad sa araw. Tapos, pagkatapos natin lagyan ng lime, makikita nyo naman sa images dyan, ihayaan po natin ng at least 3 to 5 days bago lagyan ng tubig. Take note guys, 3 to 5 days pa yan bago lagyan ng tubig. At kapag may tubig na, saka naman tayo maglalagay ng fertilizer. Okay, dapat pag maglagay tayo ng fertilizer, may tubig na. Yung iba, wala pang tubig, naglalagay na, hindi po dapat ganun. Dapat i-treat muna natin yung pH value, then tsaka tayo mag-proceed sa fertilization. Kapag organic yung pinili nyo na fertilizer, mas maganda guys. Yung iba kasi binabalot sa sako, which is matagal po yan mag-penetrate sa tubig or matagal lumaganap yung fertilizer natin sa tubig kapag sinilid natin sa sako. So, I suggest na pwede kayong gumamit ng silk screen. Mura lang naman yung silk screen dyan. Yung mas better kasi yung silk screen.
kapag wala naman yung kulambo, i-double, ano nyo lang, dublihin nyo lang yung kulambo, tapos dyan nyo isilid yung fertilizer, tapos ilublob nyo sa ilalim ng tubig, or di kaya, kumuha kayo ng kahoy, tapos i-babaon nyo sa lupa na parang ipupuste nyo. Then dyan nyo itali yung binalot nyong fertilizer na organic, kung ano man yan napili nyo, or mga chicken manure, baboy, or whatever. So, para mag-submerge siya. Tapos, hintayin lang po natin yung at least 5 to 8 days. After natin malagay yung, ano, ma-submerge yung organic fertilizer natin, maghintay lang po tayo ng 5 to 8 days. Hindi po yan dapat minamadali na pagkalagay mo, pwede, lagyan mo agad ng fingerlings. Kinakailangan po natin yung planktons na tinatawag, at saka yung mga magkulay green siya talaga. Yun ho yung pinakamainam na ano. At yun, sa ganun pamamaraan, talagang mataas yung survival ng ating mga fingerlings o mga laging isda kapag sinunod nyo itong procedure na to. Yung iba kasi maraming nadidisgrasya kasi nga, paglagay ng tubig din, lagyan agad ng fingerlings. Eh, hindi po yan, ano, maraming mamamatay dyan. Believe me. So, pagkatapos, after 5 to 7 days, ay ready na po tayong maglagay ng fingerlings. So, healthy na po yung tubig nyo. At saka, masaya na po yung mga fingerlings nyo dyan kasi maraming supply ng oxygen. At the same time, ang pagkain. So, kapag nasundan mo lahat ng pamaraan na diniscuss ko, mga ka-rich, eh talagang tataas yung harvest natin, ang harvest result natin. Talagang yung survival natin, mataas po yan. Basta sundin nyo lang yan. Wala na dapat kayong skip. Yung iba kasi masyadong nagmabandadre eh. Pira ho yan pinag-usapan dyan eh. Ano yan, itatapon mo lang? Lahat-lahat mamamatay na yan. So, sasabihin mo, bitter luck next time. Kasi pag mag-farm tayo, it's a form of business na kinakailangan mo, aralin mo muna. Hindi yung nakita mo lang yung sa iba, tapos gusto mo na agad subukan na wala ka, na kulang ka pa sa knowledge, eh talagang nagsasayang ka ng pira. Although yung sa iba, medyo ano lang yun, yung tawag doon, libangan lang, pero tira pa rin yun, sayang. Mas maganda na naglilibang ka at saka nagiging successful ang ano mo, ang resulta ng yung pag-aalaga ng hito. So, 'di ba doble yung ano yun, no, yung saya na mararamdaman mo. At hanggang dito na lang mga ka-rich, huwag po nating pabayaan ang ating mga sarili at lagi po tayong mag-ehersisyo para lagi tayong positibo. So, paalam!